Welcome back mga kaibigan at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang mga pamahiin na dapat at hindi mo dapat gawin sa iyong kaarawan. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, halos lahat naman siguro tayo ay nakakaramdam ng excitement kapag papalapit na ang ating kaarawan. Kung meron mang hindi excited sa kanilang birthday, ito siguro yung mga taong ayaw tumanda o kaya naman ay yung may mga pinagdadaanan o problema sa buhay. Pero karamihan sa atin, lalong-lalo na ang mga bata, ay inaabangan talaga ito at ipinagdiriwang sa anumang paraan. May simple, may bongga, at yung iba ay kahit wala silang pera, talagang ginagawa nila ng paraan at umuutang pa nga sa kapitbahay, may maipangbili lang ng cake o anumang pagkain na pagsasalusaluhan ng kanilang pamilya. At ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, ay ang mga dapat at hindi dapat na gawin bago at sa mismong araw ng ating kaarawan base sa pamahiin. Una sa ating listahan ay ang tao na malapit ng magdiwang ng kanyang kaarawan ay hindi na dapat bumabiyahe ng malayo dahil pinaniniwalaang malapit ito sa kapahamakan. Ayon sa mga sinaunang kwento, sa araw kasi ng kapanganakan ng tao ay maraming mahiwagang nilalang kabilang na ang mga nilalang ng dilim ang nag-aabang na maagaw ang buhay ng tao. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga taong malapit na ang kaarawan ay nagiging malapit din sila sa disgrasya. Kaya sinasabi ng matatanda na huwag nang pumunta sa malalayong lugar at manatili na lang sa bahay. Pangalawa mga kaibigan ay sigurado akong alam na ito ng halos lahat sa atin. Ang pagkain ng mahabang noodles o pansit ay pinaniniwalaang nakakapagpahaba ng buhay kaya kung ito ang ihahain mo sa iyong kaarawan ay maaaring madagdagan pa ang buhay mo. Kaya kung mapapansin nyo rin mga kaibigan ay hindi mawawala sa mga handa ng may birthday ang spaghetti o pansit dahil nga naniniwala silang magdudulot ito ng mas mahaba pang buhay dun sa taong nagdiriwang ng kaarawan. Pangatlo mga kaibigan ay pinaniniwala ang masamang magsuot ng madilim na kulay ng damit kapag birthday mo dahil sabi ng matatanda, ang madilim na kulay ay nag-aanyaya ng kamalasan at kamatayan. Kaya mas mainam kung maliliwanag na kulay ang susuotin mo tulad ng pink, yellow, white at light green. Dagdag pa rito, ay ang pagsusuot ng damit na red o pula sa iyong kaarawan ay maghahatid sa iyo ng swerte. Pang-apat mga kaibigan ay hindi ka dapat nagbubuhat ng mabibigat kapag birthday mo, lalong-lalo na yung mga bata. Pinaniniwalaang mapipigilan nito ang iyong paglaki, gayon din ang lakas ng iyong katawan. Ang magandang gawin mo na lang ay mag-relax, umupo at mag-enjoy. Panglima mga kaibigan ay para sa mga single na naghahanap ng dawan. Ayon sa pamahiin, may paniniwala na kapag nahipan mo ng sabay-sabay ang kandilang nakatusok sa iyong birthday cake, ibig sabihin ay malapit mo nang matagpuan ang taong makakatuwang mo sa buhay. Pero kung ilan lang ang nahipan mo at kung ilang kandila ang nanatiling may sindi, ay ganoon din katagal ang taon ng paghihintay mo bago mo matagpuan ang true love.
Pang-anim at panghuli sa ating listahan, mga kaibigan, ay masama raw batiin ang isang tao ng advance happy birthday. Malamang sa malamang ay marami na sa atin ang gumawa nito at bumati ng advance happy birthday sa ating mga kaibigan, pamilya at kamag-anak. Pero ayon nga sa pamahiin, ito ay masama dahil maghahatid raw ito ng bad luck o kamalasan para sa kanya. Mas mainam raw kung babatiin mo siya sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay pawang mga pamahiin o superstitious beliefs lamang. Ibig sabihin, ito ay mga paniniwalang walang sapat na ebidensya at hindi sinusuportahan ng agham. Gayunpaman, ay parte na ito ng ating kultura sa iba't ibang parte ng ating mundo, lalong-lalo na ang kulturang Pilipino. Kung hindi ka naniniwala, ay magandang irespeto mo na lang ang mga taong naniniwala sa ganitong mga bagay. Sabi nga nila, na wala namang mawawala kung ikaw ay maniniwala. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa mga pamahiin sa kaarawan na ating tinalakay? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan, ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Kirito, Casey Grant Azarcon, Jane Acero, Play of Ivan, AJ Tun, Marinel Marinas, Luis Aljun Vidalio, Edric Alho, Jan Chalex Ablazo, TJ Viernes, Raymond Entienza, Mark Enzer Cruz, Roniel Sikat, JOC, at Gerard Anthony. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.